Ano tayo medyo mas kaya yung training na tatanggapin natin ngayong araw. Do you know yun? Yeah. What you say? Palatanda ako may punit yan. Kay Daya. Huwag may punit kay Daya. Sir, may ulo na yun, sir. May ulo na. Kanina wala mo ulo. So, lagay natin ang ating isa-isa sa ating Panginoon. Tayo po lahat. Sa ngala ng mga anak, spirit sa ating mga manaming at manamit, maraming-maraming pong salamat sa araw na ito at nawa po kami ay iyong gabayan sa aming mga matutunan at sana malalaparin po namin yung aming mga matutunan ng mga nakaraan ng ibig. Basbasan niyo rin po ang aming speaker at Sir Paul na mga po siya po ay bigyan niyo kami ng makas upang makapunsyo pa po ng mas marami. So mas maraming 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 po po na mataong tulungan. Pag-uwi po siya pabayaran sa kanyang pangusulan. Ganon din po sa aming tanong po sa mga EPD na pagbabayaran niyo po ang mga sa amin dahil lalo na po yung mga wala pa rito. Ipuhin mo po ang kanilang mga puso para sila yung magpunta rito. Magpapatuloy nila ang kanilang tradisyon. Lahat ng ito yung itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sana din ang mga naman Espiritu Santo. Amen. Ayan. Good afternoon po. Thank you so much po sa mga umatin at dumating. Lalo na ito sa batch 1. Maraming salamat po. May mga batch 1 pa rin po parating dito ngayon pero itayin na natin sila. Which is, magkukuntinus na tayo na sa training natin. So, bigay ko na yung floor kay Sir. So, susunod po natin ang lupang pangilang. So, sino yung mga bago? Sir, isa na? Sir. That is first batch. Wala si Benedict. Napapagunta ka lang. 760. So, so para sa bago, kapakilala na ako. Diyan yung aming pangalan. Ako po si Jack Walmanyo. Also known as Walmanyo. Or MC52 pagdating sa Bumbero. Sa Bumbero, sa Bumbero. Ako pala sa inyo po ay MC52. So, mabilis ang recap na. Ako po ay Marine First Aider. First Responder. Emergency Medical Responder, and ngayon ay soon to be EMTB. Ano po bang EMTB? Ang Emergency Medical Technician, Basic. At isa rin po akong graduate ng WISAR or Wilderness Search and Rescue. Ano pa po ba? Hazmat po, hazardous materials, awareness, and operational level po. And also, tapos na din po ako ng Basic ICS. Ano po bang ICS? Yun po ang Basic Incident Command System. Siguro naman po, ang basic incident command system ay hindi na po bago sa pandemic ng bawat isa sa atin dahil yun po ay ini-implement at may batas po doon pagdating sa national government po. No? Ano po ba nag-provide niyan? Ang OCD po. Ano po ba yung OCD? Office of Civil Defense. At ang NDRRMC. No? So, dati, nung kami yung mga karamihan na fresh graduate ng basic ICS, hindi pa siya laganap sa mga bawat barangay or local government. Kami pa lang yung mga non-government organization na nakagraduate ng ICS or basic ICS. Kami yung madalas na tinatap nila. Pag may disaster, may... Ano ba yung mga madalas na gaganap sa atin ngayon? Quarterly. Ano yung ginaganap natin? Ngayon, yung June. Ano po? Yung... Earthquake drill, ano pa? National Awareness for Disaster, no? Okay. Yun po, kami po yung mga tinatap. At ako po ay kasalukuyan ng ICS Level 2, going to ICS Level 3, nagkaroon lang po ng pandemic, kaya natigil po ang training ng ICS, no? And so on, marami pa po ang training, hindi ko na po isa-isa eh. Baka sabihin nyo, niyayabang ako ay ito, no? Yun, pinapakita ko lang po yung background ko, no? So, yun lang po. So, proceed tayo sa ating first topic or second topic na pala. Dahil yung first topic natin is yung first aid, basic first aid, or first aid, mas madali na tawagin. So, ito na yung basic life support, kasunod na ito yun. So, ano po ang basic life support or PLS kung tawagin natin? No? So, mayroon siya dalawang components ngayon. Sa panahon ngayon, or way back 2000, kailan ba siya in-open? 2015 guidelines or 2010 guidelines yung hands-only CPR. So, yun yung directed sa kanya. Kung mapapansin nyo, kung alam lang natin noon ay
high quality CPR yung tinatawag namin CPR, kaya nagdinagdagan na siya. Yung hands-only CPR. Bakit kaya? Mamaya, explain ko sa inyo. Ano daw ang basic life support? An emergency procedure that consists of recognizing respiratory or cardiac arrest or both and the proper application of CPR to maintain life until a victim recovers or advanced life support is available. No? So, pinakamabilis, no? Is non-invasive emergency life-saving care that is used to treat medical conditions including ano kaya ang medical condition yung mga pwedeng applyan ng VLS? May tatlong tawag doon. Ano yung madalas natin chine-check? Meron na yung ating idea? Pulse. Ano po? Oh, pulse. Ano yung ano ng pulse? Yung beats per minute. Beats yung BPM. Oh, ano po yung tawag doon sa pulse? Ano yun? Circulatory or circulation. No? Ano ba po? Paghinga ng tao, ang tawag doon, respiratory or yung breathing. Ang bubuhin natin yan. Yung unang-una dapat, yung sa tatlong yun, ano yung una? Airway. No? So, ang airway, sinacheck doon kung may obstruction pa. No? Kung hindi nyo mo example natin yung real pagkaitikan, ang tawag na ay ABC. Matagos. Marker mo lang. Air, breathe. So, bigyan ko lang yung introduction ng BLS. When a patient experiences a respiratory arrest, cardiac arrest or obstructed airway, you need to act swiftly and promptly, starting with basic life support skills. No? So, pag sinabi ng BLS, hindi lang yan about sa CPR. No? Meron pa tayong ibang matututunan dyan. Ano ba ba yun? No? So, bibigay natin yan mamaya. Paano kung ganito ang pasyente mo? Paano kung ganyan ang pasyente mo? Anong gagawin mo? Pwede mo pa si ganitong pasyente, i-apply mo ang CPR. Pwede pa si ganitong pasyente, ibibigay mo yung ganitong pinatawag na breathing. No? So, hindi ko pa ano, hindi ko pa mamaya, hindi ko pa ngayon dinidiretso. Papakapyawa mo lang muna kayo po kasi mamaya, mawala na kayo ng gana. Para kaya ako konting excite. Ano ba yun yung dati mo si Professor? Kasi, ano ba, CPR? Ito lang yan, ang CPR, no? Yun yung lang kadali yan. Sinabi natin CPR. So, mamaya papakapyawa natin yan. So, yung isa sa importanteng bagay para malaman natin kung meron tayong mag-apply ng BLS ay yung tuturo ko yan mamaya kung paano or nandun sa extent yan kung paano nyo malalaman kung kailangan nyo na magbigay ng CPR or ano ang dapat nyo magbigay. No? Kailangan nyo mag-check yung pakicheck yung ano ko, i-spec ko ba ang mga kasi malagay kong ratings. Permanent pa ba ito? Permanent ka ito? Permanent ba? Permanent. Di ba? Permanent ko yung pamuna. Hindi ako. Permanent. Permanent. Hindi, okay yan. Parang hindi na mabura. Mayayari tayo na ikaw. Hindi, si Morris. Next procedure. Kula ito, pag-pwento ngayon, nung mahawa eh. Hindi na bumura eh. So, nabigay ko na. Ano daw ang CPR? Cardiopulmonary resuscitation. Ano kaya ibig sabihin ng cardiopulmonary resuscitation? No? Circulating blood that contains oxygen to the vital organs of a patient in cardiac arrest when the heart and breathing have stopped. It includes chest compression and ventilation as well as the use of an automated external defibrillator.
ano daw yung, ano kaya yung automated external defibrillator or yung AED yung natawag natin? Teka, sila lang ko niyan. Mas ba may laban tayo mo gano'n? Wala. 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 So, yung CPR daw ay cardiopulmonary resuscitation. Cardio stands from? Ano kaya pag sinabing cardio? Heart. Heart. Pulmonary? Lungs. Lungs. Okay. Resuscitate. Or resuscitation. Pagbabalik. Resuscitate. Pagbalik. No? So, kung ang puso daw ay huminto sa pagtigo, ano ba dinideliver kay puso? Oxygen. Blood. Oxygen? Oxygenated blood, no? Yeah. So, saan kaya niya dinideliver? The brain. So, mga internal organ. Kaya napakalaking importante yung puso. So, pagbibigay ng oxygenated blood para sa ating mga vital organ. Especially sa utak. No? Kasi pag huminto ang puso natin, meron ka na lang 6 minutes, 10 minutes para mag-pump ulit. Bakit kaya? Mamaya, makita natin. Circle na ito, masyado ay ito na sasabi. Ito po yung AED. No? So, hindi ko kasi dala kayo ambulansya, kaya hindi mo mapakita sa inyo na itura. Tinagay ko na lang sa picture. Yung AED po ay yung automated external defibrillator. Ayan po siya. Heart start and soul. No? So, yung dala ko sa, yung nasa ako kasi, ibang brand siya. So, be familiarized lang. Iisa lang naman yung pag sinabi ng AED. Nagbibigay ng shock or nag-deliver ng shock. Yung kuryente na nasa 360 degrees. So, pag ikaw na kuryente nun, maaaring ito yung puso mo. Yun po yung trabaho ng AED. So, to make the external defibrillator. Nakakita naman na siguro kayo nung nasa ospital. Sinasabing, oh, are you clear? I'm clear. Are you clear? Everybody clear? Shock delivered. Ha? Isa, pinag-tipis-pisang ba? Pag-ano sa taping, no? Sa mga palabas. Titingin sa pasyente yung sobrang acting, tumigil pa yung katawan, sumasama ko niya rin. No? So, ganun din siya, pero portable device naman siya. Yun yung version niya. Portable, so ibig sabihin, pwede mong bibilin. Hindi mo kailangan isaksa sa oriental. Meron siya sariling battery, meron siya sariling pad. Kakabit mo yung pad sa katawan ng tao, then may voice broom na din siya. So, ibig sabihin, friendly use. No? Wala ka na ibang gagawin, kundi makikinig ka na sa sasabihin niya. Kaya kung makikita niya, may ganyan siya. May mga ilaw yan. Dapat ko sa dalas, may nagsasalita, may voice broom. Yan po yung automated external defibrillator. So, siguro, abot din siguro tayo sa ganyan ng pagtuturo. Para gusto nyo na mag-apply o mag-enroll ng mas PLS, first aider, with certificate and license, at least may idea na kayo, may background na kayo. Hindi na kayo mahirapan ito yung ganyan. So, paano ito po rin ibigay ang high quality CPR, no? Para ang victim ay magkaroon ng tsansa ng mga survive. Teka, from the word victim, ano kaya pinagkaiba ng patient sa victim? Ano kaya? Any idea? Sige, pwede nyo yung sumagot. What may idea? From the word victim and patient. Last time, hindi ko na-elaborate sa inyo yan. Nakalimutan ko. Ang victim, ay yung tao na may nararamdaman or meron or injured person na lang sabihin natin na walang pumapansin. Siya ay victim. Injured or ill person na walang pumapansin. Minsan kasi alam natin victim yung mga nasa crime, na involved sa crime, di ba yung mga victim. No? So, pagdating sa medical, meron din yan. O sa response. Ang victim, halimbawa, nakita mo siya, hindi mo siya pinansin. Hinaharan mo lang, victim yan. Pero once na tinanong mo siya, sir, okay ka lang pa na nangyari sa'yo. Patient. Patient yan siya.
Yun po yung pinagkaiba ng rating, ha? No? So, paano daw ba yung high quality CPR related? Start compression within 10 seconds of recognition of cardiac arrest. Sir, teka lang, sir. Paano namin nagagawin yan? Kasi simplify natin ulit. Wala. Tignan na natin ito. So, ano ba pinagkaiba ng bystander or ng lay rescuer ng first aider first responder sa aming mga EMT? Ganyan, no? So, ganito yan. Siyempre, bago kayo pumunta sa isang scene or pag nakakita tayo ng isang pangyayari na mayroong tao na nakahiga or something na ano, na nagka-cardiac arrest, anong gano'n nyo gawin? Bago mag-approach sa isang pasyente, bago lumapit, responde, ano sabi lagi? Make sure the scene is safe. Is unsafe? Is safe. Siyempre, safe, no? Safe na. Since size up, no? Dapat, the scene is safe. Kung na-recognize nyo na, na-determine nyo na, the scene is safe, anong kailangan? Hawak na bagay sa pasyente? Ano pa kailangan? Tumawag ng ambulansya. Tawag agad? Bilang responder kayo. Bilang bystander, sabi nyo na lang responder kasi yan na kayo eh. So, makakategorize kayo as first responder. Ano kailangan nyo kagad sa open? Siyempre, kailangan nyo laging mag-gloves. Or PPEs, BSI on. Mask, so kayo, kailangan talaga mag-mask. Ano pa? Facial goggles, pwede. Ano ba? Gloves, no? Kailangan ng mga number one important sa atin. So, pag na-recognize ko na si pasyente na ano nangyari sa kanya, siyempre magpapakilala mo na. Like, kasi sinsave ka na, BSI ko na, nagpapakilala ka. Diba? Hey, sir, how possible the mentor train? Wanna train in capabilities mo? Siyempre, train. About sa BLS, no? Train first aider, direct BLS to ako, ano kung nangyari sa tumari, kung tulungan. So, ito sa ganung paraan, tinatanong ko na siya kung ano nangyari sa kanya pag nagpapakilala ka na at ang ba yung sabihin ko sa akin? Hinihingi mo na yung yes, consent niya, no? Yun yun. Gawin niyo yan, unconscious or conscious patient. Pero pag conscious patient, kakausap, bahala pa rin kayo. Kung unconscious patient, kung mag-isa lang, pagbahala pa rin kayo kayo pala sa mga tao. Ang tawag doon, implied consent. Implied consent. Pag may kasama, walang mahala yung victim or yung patient, doon kayo sa kasama magpapahala. Okay? After that, kasi yung mga patient, ano na nagawa nyo? Since size up, since AP, BSL, pamilala, hindi yung consent, tinanong ko ka na yung chief complaint, no? Sign and symptoms, ano ba? Anong next? Kung conscious, o sabi, ibig sabihin, na-check mo na yung level of consciousness or yung level of responsiveness niya. Kasi conscious, nakausap mo, sumagot. Pakita mo, gumagalaw, gising, no? What if kung, ano kaya kailangan kong gawin? Pag kinausap ko siya, tapos iba yung sagot ko. Maaaring meron siyang altered mental, no? Or mental, altered status. Yung conscious niya, wala dun sa ano. Kung sa either nagkaroon siya ng problema sa ulo, problema sa ilo. Sa mga tropa yun, pag-uusapan natin yun soon. Dito muna tayo sa mga more unconscious or nagka-partial ways. So, pag unconscious, check the level of consciousness or check your LOR, yung level of responsiveness. Paano ba? Tandaan nyo na yung salitang abu. Apo. Ah,
Cross. No? Pag-check ng responsiveness, o ayan, after the level of consciousness and conscious ratio, alert! Doon pa lang sa pag-rapid mo sa kanya, sir, okay ka lang ba? Ito po nangyari sa inyo, uposin ka nito. Pag-check na lang alert yun sa unconscious ratio. Pansin nyo, hindi sumagot, hindi man lang dumalaw. Ano susunod na gagawin ninyo? Verbal stimuli. Sir, okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Sir, okay ka lang ba? Pag hindi pa rin sumagot, bibigyan mo siya ng painful stimuli. Bilang responder, paano tayo nagbibigay ng painful stimuli? Sir, okay ka lang ba? Ganun ba? Sir, okay ka lang? Easy ka dyan! Tama ba? So, tama ba nagbibigay ng painful stimuli? Sir, tapos lang kami siya. Sir, okay ka lang ba? Sir, easy ka dyan, sir. So, kung hindi siya nag-react, wala na yung check mo. Alert! Verbal. Painful stimuli or pain stimuli. Ang pasyente nyo become unresponsive. No? So, pag na-check mo yung apat na yan, doon ka na the way mag-check na? ABC. ABC. Ano ba yung ABC na yan? No? So, kailangan magawa nyo yan within or not more than 10 seconds. Sabay-sabay. So, pag-check nyo, using head tension lift, walang obstruction yung bumama ng pasyente. Ano ba mag-head tension lift? Basta, make sure ha, ang head tension lift ginagawa yan kung ang tao ay walang suspected spinal cord injury. No? Pwede mo siyang gawin Jotras maneuver. Kung may spinal cord injury, or identify mo na nahulog or may bumagsak sa head part niya. Gawin nyo Jotras maneuver. Paano ba yung Jotras maneuver? Ito nasa iangat mo. Sa Jotras maneuver, kailangan nyo dalawa kayo. Kasi hindi yung mag-check na ikaw ng kalisa niya. Na Jotras maneuver. Pero kung isa ka lang, and then check it. Check. Ako nakaharap na kay. Saan tina-check? Anong pulse to? Leg pulse. Ano? Caravan pulse. No? Yan po tayo laging mag-check back unresponsive or unconscious ang pasyente. Okay, ano ang pinagkaiba ng unconscious sa unresponsive? Dami ng mga example, isa, dami ng pinag-uumba. Ano kaya pinagkaiba ng unconscious sa unresponsive? Si unresponsive, sir. Gising siya, pero hindi mo siya makausap. Tama ba? Parang baitan. Si unresponsive, chinek mo na lahat dyan. Hindi nag-react doon sa tatlong yan. Kaya siya naging unresponsive. No? So, kailangan mo nalang malaman dyan yung ABC niya. Kung may pulso ba siya, may hininga ba siya. No? Kung may naka-stroke ba siya, alam mo nga yan. Si unconscious, yan yung mga style na sample na natutulog ka. Oh, hindi! Busy nga na dyan! Sabi ng nanay mo. Pakain lang tayo! Walang sa barkado mo. Oh, hindi! Busy nga dyan! Tutulog ka! Siyempre mag-react ka. Sabihin, nagbigay sila ng isa man dyan, nag-react ka. Yun yung unconscious. Kapag natulog ka or nawalan ka ng palay, pag nag-react ka sa tatlong binigay na yan, unconscious ka. Pag unresponsive ka, lahat ng yan binigay mo, hindi siya nag-response. Unresponsive. The way to check na pulse rate. Ano ba?
airway, okay? Breathing. No? So, proceed tayo continuous. And then you live kung wala namang spinal cord injury or head injury suspected. Check. Dati kasi, ina-advise namin yung LLF position. Bakit kaya ngayon hindi na pwede mag-LLF position? Due to COVID. Kasi hindi mo lang mapipili yung hilingan niya kasi kung nakamas niya. No? So, head to chin lift. Remove lang konti yung ano, yung mask. Nakabigay sa iyo, make sure. Okay, no obstruction. Tignan mo riser coil. Kasabay na ba nag-check na? Carotid pulse. Ilang, ano, ilang segundo? Ilang segundo ang pag-check ng pulse? Not more than 10 seconds. No? Minimum of 5, not more than 10 seconds. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse, no breathing. Siyempre sa pasyente kayo natin yun, ako lang natin sa inyo, kasi hindi ako naiintindihan kayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paano siya check ang breathing? Yung rise and fall ng chest. Pasyente, meron. So, kung may maririnig kang gasping, snoring, any sounds, may gravel ba? No? Then, huwag kayo po mag-check ng carotid dito. Ano yung tura? Pag may nangyay nag-check, mukhang sinasaan. No? Alam niyo naman ang ibang tao kung may nakikira sa inyo. Kasi, no? Maaari pa kayo kasi wala. So, dito, kung saan kayo side, anything, agad niya si pasyente. Buhay pa yan. Even na kagaling sa pasyente, na naman sa right side kayo, yun may mag-detect ng arot. No? Left and right man yan. Left and right man yan. Huwag lang ganito. Huwag lang ganyan. No? Sige, dyan yung mga arot nandiyo. Nalimbal na ng jogging lang, ano? Ang Adam's apple. Kung may Adam's apple, ha? Kung wala sa train yan. Meron? Pag wala, ewan ko rin sa inyo, ha? Baka naman. So, next. Check mo na ang ABC. No pulse, no breathing, no signs of life. Ano gagawin? No signs ng pulse, no signs of breathing, no signs of circulation. Anong next? Bilang responder. Responder, ha? Oh, ibig sabihin, yes, call 911. No, activate the EMS call. At sa EMT, or EMT provider yan ha, kahit off-duty ka or on-duty ka, anong kailangan nyo gawin? Tatawag ka ng tulong or backup. Hindi tulong. Hingi ka ng backup. Bakit? Kukulang ang gamit mo, you need to call backup. Hindi, you need to call backup. So, bilang responder, kayo yung kailangan na tumawag para humingi na ano, EMS call. Ano ba yung compose ng ambulance? AED? No? Bakit kaya sinasama natin ang AED? Kasi ang AED po, 85% chance of survival pag nabigyan ka agad siya ng AED. Pero kung wala, CPR. No? So, proceed tayo na ulit sa ano ba naman? Okay, step by step ulit tayo. One seat. Anong check? Sing safety. Say again? PSI on? PSI. Sigo si Masulat eh. Pero may iba naman yung bigay sa akin. Papakilala. Okay. Alamin yung nangyayari sa pasyente. Tingin yung prevention. Ano pa?
ngayon na natin, upang medyo matagal, for example, mag-perform niya, so mabilis, no? Diba? Consent, nahingin mo na yung consent, kung nagkasama, kung wala, implied consent. Ano pa po? Check yung? Vision. Assessment. Ako. Ano pa rin check yung ako? Alert. Verbal. Training. Pag hindi nag-react niyo sa tatlong yun, pasyente niyo ay? Ay, responsive. So, ano gagawin? ABC. ABC. Airway breathing circulation. Pag na-identify na ang airway breathing circulation, no pulse, no breathing, ang gagawin? Activate EMS. No? Kung may mauutusan, mag-utos. Paano mag-utos? Hey you, wearing black t-shirt. No. So syempre, Tagalog na lang para mas madali. Mingin ka ng tulong, kumakot ang ambulansya. Bumalik ka agad sa akin. No? Kung may kasama ka, may pangutusan mo, gano'n gano'n mo. Kung may cellphone, ayaw na lang tumawag pa, kumakot sa pila mo. So, hindi ang tulong, bumalik ka sa akin. Bakit mo pinababalik yung inutusan mo? Para makatulong. Para makatulong? Para ano? Para alam mo kung nakatawag mo siya at patakayin siya ng tulong at kung may darating pa ang tulong. Hindi ang tulong, tumawag ka ng tulong, magbulahan siya na merong ADD. Magdala ng ADD kung meron. Bakit? Bakit sa Pilipinas kung meron? Kasi hindi po lahat na EMS ambulance ay may capability or merong equipment na no? Or bawat city sa DRLM, hindi naman siguro lahat merong capability magkaroon na. So, syempre, mayroon kang salita. Pero, kung pwede mo naman sabihin, walang ambulance, yan ang get ng DD yung talagang to me. Gano'n kasi yan. Basta kailangan babalikin yung tao kung talaga na kayong magtulong. So, then, next step. Hindi ko malista eh. Ano? Next step. Gagawin nyo yung mamaya, akala nyo ba? Yan yung ulit-ulit ko kasi hindi ko maisulat. Perform? CPR. No pulse, no breathing. Perform walang ambulance. No? Activate EMS call. Start CPR. Paano daw? Yan na. CPR na tayo. Paano daw at tama pag-CPR? Start compressions within 10 seconds of the completion of cardiac arrest. Na-identify mo na. Yung ABC niya, wala. No pulse, no breathing. Tumawag ka na, activate EMS call. Start CPR, compression agad. Ito yung sa high quality CPR, ha? Compression, only CPR. Push hard, push fast. Compress at a rate of at least 100 compressions per minute. Not more than 120 compressions per 1 minute. No? Ano kaya yan? With depth or lalim daw sa adult, 2 inches to 2.5, no? Not less na, not more than 2.5. Then sa children ay 2 inches, at sa infant ay 1 and 1.5 inch. Then ano pa? Allow complete chest recoil. After each compression, isa-isa mo, kapasahin mo naman natin. Minimize interruption in compression. Give effective breath that may make chest rise. Avoid excessive ventilation. No? Ganun pala yun. Hindi pala bawat mag-tumot ventilator pagbibigay ng ventilation o pag-breath, basta-basta na lang. No? Hindi na pwedeng sumobra. Siyempre, nagkakaroon talaga yan ang reaction sa loob ng katawan. Lalo na kung
masyadong kalang sa paglulugay ng amin. So, na na yun. Discussion. Ano na yung mga sinabi? Pag nagpe-perform ng CPR? Siyempre, alamin mo muna yan. Center of the chest. No? Kaya nyo na bagay kunin ang center of the chest ng pasyente? Sa mga unang pagbibigay pa lang, wala may parang na-receive ng correct training. No? Paano nyo mabilis ma-identify ang center of the chest? Ang sabi nyo na sa akin dati, hanapin nyo ang nipple line. Diyan tayo magkakaproblema, no? Nipple line. Eh, paano yung sa babae? Diba? Eto, medical. Kasi medical ko rin. Walang ano dito, talagang pinag-uusapan. Even anong part niya, kapag sa medical talagang pag-uusapan. Yan. No? Eh, paano pa kung matanong-tanong babae? O yung mga nasa senior. So, yeah. Paano nyo ang hanapin nyo? Between the lingot lang. Like. No? So, ganito. Isang paraan, hanapin nyo ito. Ribcage, kapayin nyo ribcage nyo. Ah, kasi dito, is for one. May video dyan na huwag mong kapag-CPR level. So, eto, pinakabahan niya. Tapos, yung clubbing rin. Collarbone pala. Sorry. Collarbone. Ilan, no? Human anatomy. Yung pagduro mo, ilan ito. Ha? Yan daw ang center of the chest. No? So, saan mo papatong? Saan mo papatong ang Robin na patong yan? Palad? Ilong palad. No? So, ito yung Rib cage. Dominal. Part. So? Ito. Maglabi kayo. Ilang pan? Ato. Okay? Sa adol, kailangan? 1 inches doon. Okay. Ito muna tayo. So, pag-perform mo tayo. Nahanap na yung center. Sa pabalang paraan. Kung hindi kayo maliligyan, kasi nakabigyan sa inyo lang kayo. No? Ito? Makamay nyo sa malinginan? Slide out. No? Eh sir, paano pagbabae? Lagi may tanong yan, lagi may tanong. Paano po pagbabae? Hindi po ba malaswayan? Sa pagbibigay ng tulo, kung hindi mo naman talaga sasadya rin, nakaglalagay ng mali siya, wala problema. Diba? Iba naman kasi yung pag-CPR mo sa may halong mali siya. Na-CPR mo na may halong mali siya, ganyan. Ang CPR ko, ganyan. No? So, kung medyo awerte kayo, kayo lang na yung issue, kung babae yan, kung yun lang talaga paraan nyo, hanapin ko, angat nyo lang. Tansyaan lang naman yun. Diba? O yun talaga, yun ang gawin mo. Kaso nga, it's take time. Hindi ka bisaduhin mo lang agad. Sir, hindi ko tinawag sa akin sa akin. Ha, kapa, kato. No, nahihirapan ka. Kapa, sa kamay. Then, make sure yung nasa ilalim ng work ng kamay ninyo, walang obstruction na pwedeng makalaglag na pain. Pain, no? Ano tatanggalin nyo? Merulose, bracelet, something na ano. No? So, ano daw ba? Please! Teka, may instruction ko lang ako.
Place the heel of one hand in the center of the person's chest. No? Kung adol, place the other hand at the top of the first one. So, tinatong mo na ito, nakuha ko na yung center of the chest. Patong mo daw yung isang amay. Matalas ko dito. Puro mo na lang ito, para sa tayong na. Kasi madalas naman makikita nyo ang tao, hindi naman nakapasok sa lamesa, di ba? Pag ang conscious. So, proper positioning muna tayo. Proper positioning. Tuhod nyo na tapag sa raising shoulder and hips. No? Then, place your one hand. Yung heel ng pal. Bala kayo kung ano dominant nyo. Kung pag-ganyan kayo, aliwete o kanan yung pang-compress ninyo. So, heel ng pal. Patong daw itong isa. Lock, ano naman kayo? Lock your elbow. Lock your elbow. Yung lock, face mo. Para hindi lang gawin. Kamaya sasabihin ko naman sa inyo yung mga hindi dapat gawin. So, lock your elbow, fist mo ng palabas. Nakalock na yan. Ano next? Push hard and fast. Push hard. Sa adult, ano yun? At least? 2.5. Ano pa? 100 times a minute or faster. 100, at least 100 compression, 100 to 120 compression per minute. At gagawin niyo yan for 2 minutes. So sa high quality, isa-isay natin yan. Ano yung, paano yung pagbibigay ng high quality CPR? At ano yung compression ng CPR? No? So, sample ko muna. Dito, hindi natin makikita yung sinasabi natin lalim. Kasi, may rubber kasi ito eh. Medyo matigas, no? So, at least 2 to 2.5 sa adult. Pag nag-compress. At ano daw ang dapat ibigay sa compression? Okay. Ano ang kailangan mong gamitin? Bigat ng pwet, ng balakang. Shoulder. Bigat ng shoulder. No? Gagamitin mo, eto. Bababa. Ito. Wala. Pag nag-push ka ng bababa, nag-push hard. Anong braso sunod? You will get tired of another CPR provider every 2 minutes. Sitting at the orange. Until then, it will be so easy. Yung nasa kapila, allow chest recoil. Paano daw ba yung allow chest recoil? Pag nag-push hard ka, make sure na pag-angat mo, babalik din. Nakabalik ng maayos yung chest niya. Hindi pa pwedeng push ka ulit. No? Allow chest recoil. Pag-angat mo, kailangan bumabalik yung chest. No? So, ano ang iwasan natin? Tawag dito, jumping. Ang tawag dito, jerk. No? Bakit? Nakapagbigay ka ba ng sakong compression? Ano nagbibigay sa'yo? Para nag-o-ocho-ocho lang. Pagod lang. Ba? Ito lang. Para nag-o-ocho-ocho. Ay, tama ba yung nasa sa internet, yung sa China? China ba yung Chinese? Yung petang gumagalaw? Pangalan na, just work. Ano pa? Crackers or headbang. Ano pa? Bending or bender. No? Yan po yung mga iiwasan natin pag nagbigay tayo ng CPR. So, kaya natin pinapalak yung elbow. Para makapag-compress ka ng maayos. Then, wala kayong ibang gagawin kung hindi pinta niyo yung pasyente. Okay? Ano pa? Avoid? Ano? Tika, kalimut ako. Avoid interaction.
focus sa ginagawa. Then, tingin sa pasyente. Kasi mamaya, lalaman, bibilang ka nga. Focus ka sa pagbibilang. Dilat na yung pasyente mo. Dilat yung pasyente mo. May malay na pala. No? Kuntin niya siya para nag-disimpihan. So, lagi mo pinitignan yung pasyente. No? So, ilan ang high quality CPR? 100 to 120. Ano yung ratio sa high quality CPR? 30 compression with 2 ventilation. No, yun yung lagi natin sinasabi yung mouth to mouth. Mouth to mouth. No, so, sabi nga, feeling ka ba magbigay ng mouth to mouth resuscitation? Hindi ko may wala yung tao mo kahit wala kang pandemic. Dati, oo. Ba? Kaya lalo ngayon, sa panahon ngayon, bibigay ka ba ng mouth to mouth? Wala ka ba ng barrier? Okay, pakita natin, no? Pwede mo magbigay ng high quality CPR? Count ko lang? Okay. Ito yung ratio na 30 to 2 in 5 cycles. So, sample ko lang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay, kaya kami ganun magbilang kasi inyo para tandaan namin na naka isang 30 na kami. After ng 30 compression, ang bibigyan mo kaya yung compression. Isa pa. Kaita ko sa inyo mga device para dire-direte na tayo. Tawag ko dito, CPR mask. Dati nung walang pandemic, na alam namin yung pocket CPR. Yun yung parang keychain na, tapos plastic barrier na, alagay mo lang dyan. So, ito ang CPR mask. Kung wala pang pandemic, ito. Ano ba gamitin? Ano yung easy technique? Ano yung easy technique? DMC. So, kung dito ka nakapwesto, para makapag-head to chin lift ka, ganyan ang proper. Bakit po ang ilang head to chin lift? Para yung airway. Para mag-open ang airway. Airway no? So, pwede ka naman mag-neutral position. Konti lang. No? So, blow. Kung initial, kung walang COVID. No? Kung may COVID, tawag dito. BBM. No? Bag? Bal. Bals? Mas. Yung bal, ibig sabihin niyan, one way in, one way out. Yan. Yeah. Yan. So, puro papasok lang. Kahit mag-load yung pasyente mo, ganun din ito. So, kung ikaw lang mag-isa at may gamit ka naman, after nyo ng compression, 30, 2, initial ventilation, paano? Using easy technique, tingnan. Para to sa? Adult. And? Time. No? So, dapat magawa mo yung minutes ng second gen. No? After mo ng 30 compression, pagbigay ka, nagbigay ka ng 2 ventilation, yung turbine niya, minutes ng 10 seconds. No? At sila niyo yung one way valve, ha? Yeah. Ano yung bumubuka? Yung bumubuka, di ba? Medyo masara. So, after ng 2 ventilation, anong gagawin ulit? Compression ulit. Ilan? 30 ulit. Then?
Ilang beses yung gagawin yun? Tatlo. Five? Times. No? Pag naman yung times, anong gagawin? Check the ABC. ABC. Check the ABC. No? Not more than? 10. Again. Yes. No? Pag no pulse, no breathing, ano ulit gagawin? Back. Iiwan ng pasyente? Back to the CPR again. Ano? Continuous CPR. Continuous CPR. No? Anong CPR gagawin? High quality CPR pa rin kung nagamit, no? Ilang ratio pag isa ka lang sa adult? 100. Meron na bang partner? Wala pa rin. Ilan? Ano sinabi ko kanina ratio pag adult? 30 compression. 30 compression, movement ratio in 5 cycle. Paano pag dalawa o mahigit na yung responder? Sa adult muna tayo. Parehas pa rin, no? 30 is to 2 in 5 seconds, no? So, paano ba pag 2 rescuer? Gagamit. Volunteer, dalawa. Isang compression, isang ventilation. Dalawa kayo. Sabi ko na muna ito. Sige, from the top. Para tingnan natin kung nakalig sa atin. From the top. Tinitigan nyo na yun. Ito mga nag-glouses na agad. Sige, go. Pasok. Pasok. Pasyente nyo. Yan lang. Nadatnan nyo. Walang ano. Wala ba siya kanina? Sir, the same safety. Okay, same safety. Plus, master, PSI. Oh, I have a PSI on. Ito ba? PP, yung PSI na tayo. Okay. Tatanawin, sir, kung ano nangyari sa pasyente. Oh, sige, direct-directo na ito rin. Perform. Ano pa nangyari sa pasyente? Walang kasama. Makasamahan. Oo. Sensei, may PSI on. PSI on. Wala mga kasama. Hindi ako mag-state ng name. Hindi. Ano nga sila sa akin? Wala mga kasama. Yes. Present ka daw sa kanya. Oh, you can reflect. Okay, sir. Sir, my name is... My name is Di Porcada sa first... Before kala sa first responder. Okay, Frank Persecter, Frank Villares. Ano pa nangyari sa inyo, sir? Okay ka lang ba? Sir, are you okay? Sir, are you okay? Sir, are you okay? Patient? Nag-respond ng pain stimuli, and verbal. Patient nasa, unresponsive. Frank Villares. Easy. Check vital signs. Check vital signs, marami yun. BBC, temperature,
ABC. Oh, check ABC. ABC. Circulation. No, kahit sa isip mo lang, within 10 seconds, or count mo, kung gusto mo parinig sa kanila. No? Check mo, kapag tinitignan mo yung rise and fall, then check ka na. Negative pulse, negative breathing. Oh, no pulse, no breathing. More CPR. Support, agad? May body ka. Tumawag ka lang ano, ambulansya. Sabi na ako. Ano ba? Sige, tumawag ka ambulansya. Ano, 911. Huwag na lang kung may hindi, tapos bumalik ka sa kanya o hindi. Huwag ka na! Balik ka ha? Balik. Perform CPR. Perform CPR. Oh, ako may sasabi ko, kailangan kayo magsiswitch. Siya ito mabilis. Din pa ko na eh. Ang laon, hindi po mina. Pinagatati. 1, 2, 3. Ako, pasan lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kahit si Leon ang bawa doon, huwag mo na siya, ay hindi ka niya asins. Sila na? Okay. Di ba kanina tinuro ko yung tamang handling nito? Using easy technique. Pag easy technique, ito ka na sa health part. Pag ikaw yung secondary rescue responder, dito ka. Okay. And, ano sabi ko kanina? Right point position or kneel down position, bakit? Pag hindi sinasadyang nasa aking ka, ano mangyayari? Out of balance ka. Okay? Ano na? Natapos na yung first cycle. Ano yung gagawin? ABC. ABC. O, check mo na yung parating. Dama ka ating entry. Positive pulse, positive breathing. No pulse, no breathing. No pulse. O, ano yung gagawin? Eh, pag-pilot ka na. Switch. Switching, kailangan. Mabilis. Abangan niyo pa siya. Dali! So, ganun ang mangyayari. Pag pagod na yung unang nag-take, palit. Palit. Make sure na mabilis rin kayo magpapalit. O, ano ganun yan? Sige, demo lang naman to. Pero sa actual, kung makikanta kayo, huwag naman sana
Ganun lang nila ang mabilis ang transition. No? Tuwing tapos ng cycle lang kayo pwedeng magpalit. Bakit? Ano yung rules kanina? Aboy? Interruption. Interruption. Huwag kang ihinto. Continuous lang compression nyo. Hihinto lang sa nung nagko-compress pag magbibigay na ventilation. Oh, baliktad! Ang pointed sa ilong. Ang plan sa chin. Baba or sa chin part. Oh, nag-jerk siya. Nag-jerk siya. May ray. Masakit yan sa balakang. May ray human na. Masakit yan dito. Tsaka hindi mo maibigay yung tamang compression. Kasi bakit? Ito yung gumagalaw sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Galing dito, maangat dito, pababa. Para yung bigat ng katawan ko. Go. Anong pangigilan siya? Squeeze mo yung elbow ko. Baba ang katawan ko. Gitna mo yung palpan. Oh, straight. Squeeze. Squeeze mo. Yeah, squeeze. Beat mo. Para mag-drop. Yan. Dip forward. Teka, ha? Para malaman kung oh, nakasama ka ba, natingnan mo ito. Okay. Sige mo. Di ba na ibalikan mo? May tiray ka ba? Okay. Diretso. Motorcycle na, accident. Na. Dakto. Yan. O, bigay. Yan. Huwag mo lang karo pang gigigil lang kasi malamang nakakadalawang cycle ka pa lang ng therapy. Pagod ka na. Note lang, huwag kayong matitigil once my CPR kayo, pag lubog din nyo, may tumunog. Continuous nyo lang yun, huwag kayong manihin lang doon. Normal may tutunog dyan, may crack sounds dyan. No, okay. Ano nangyari sa inyo? Nasa gan, ha? Nag-experience pa naman, tapos na agad, ha? Nakalimutan, o balik ulit, You will get tired right off with another CPR provider. Yun ang ginawa nila. Every 2 minutes, if possible. No? Continue until helps arrive. Or until an AED is at the scene and ready to use. Kung may AED, kung wala, kung ready to transport na, mayroon lang EMT or EMS na nag-take na ng nag-take na or nag-provide na na sila na magkakanta or isasakay na sa ambulansya tapos continue CPR, sila na yun. No? Don't stop until emergency responders arrive and tell you they are ready to take over. Yun po yun. No? So? Sige, ituloy na muna eh. Mamaya na ulit. Uulit pa eh. So, pag may suspected spinal cord injury, anong gagawin? Jogas, maneuver. No? Pag walang spinal cord injury, anong suspected spinal cord injury, head tilt, chin lift. So, ang na-explain ko sa inyo, adult. Infant. So, paano pag child or infant? Pag single provider, anong ratio? Sa child and infant, ha? 30 is to 2 by 5 seconds pa rin. Sa single provider, pag isa lang kayo, pag dalawa or higit, anong ibibigay na cycle? 30 is to 2. 15 is to 2, time is 10 cycles. Okay? Malinaw po yun, ha? Sa agile at infant. Okay. Wala kasi tayong dami ng child at infant. Kung ang child ay kung ang adult,
two hands across sa child, depende. Kung ang child, malaking hulas, mag two hands kayo. Pero pag alam niyo ang child na medyo maliit lang, kaya lang isang kamay. No? Pag infant, use your two fingers or three fingers. Kaya may suporta. Sa ito ito. No? Or? Ang adult, bali na yung edad niya na, binago na yan. Masasabi ko ang adult, 15 years old, pababa, pataas. Siyempre, pamama. 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 Pataas yun. 15 years old, patanda. Ayan na, 15 years old, patanda. Now, ang child, 1 year old to puberty. No? So, sa lalaki, paano ba nalaman? Pag binata ng lalaki? Ano? May bigote. Siyempre, may bigote. Ano pa? Adam's apple. Adam's apple. Pag lalaki, nato ng Adam's apple yun. Ba't di ko naman? Huwag na lang. Kapira din. Ha? Siyempre, bigote. Yan. Ano pa? Salbas. Buhok sa kayong ilig. Buhok sa talampakan. Hindi na kailangan sa ting. Isang buhok yun. Ha? So, infant, less than 1 year old. Pababa. Okay? So, child, 1 year old to 14 years old. As soon as victim is found, syempre, ganun pa rin. No pause, no breathing. Ano yung gagawin bago mag-CPR? Call an ambulance. Okay, compression. So, dawahan natin yung compression. Dito ba? Nakalagay pa rin. Yung center of the chest between the nipples na. Just below the nipple line. Sa bata. Sa paano ba yung nakahita? So, dito. No? Mababasa ng equal line. Siyempre, madali mo natin ma-identify yan. Ano pa? Ganun pa rin. Compression method, heel of palm, same as adult, two fingers, swinging palm, compression rate, 100 compression, to 120 compression per minute. So, ano, ilang minuto yung gagawin? 2 minutes. 5 cycles na yun, yung pag-uha na yun, 2 minutes yun. Compression ventilation, 30-2, pag single, responder. Pag dalawa, sa child and infant, 15-2 by 10 cycles. No? Pwede daw ba lagyan ng AED? Pag may AED, ang infant, yes. Ang child, ganun din. No? May appropriate sa infant na parts. Itakasan niya. Yung sample ng AED din. Ito yung parts. Pag sole, ganito na yung counter niyo. Dapat yan, may pang-adult, may pang-infant. No? Yung parts na ito, bilog lang. Parang yan yun lang, yung kasa ng bilog. Medyo malaki.
no? Pang-inuman. Meron din pang adult nun, kasi malaki. Yun yung mga appropriate ng kailangan sa PED. Eh, hindi lahat na may ganun. Karamihan ng may AED dito, mga adult. Pwede sir, pwede mo gamitin yun, Sir Walter? Yes, pwede po. Paano ko ay nakapit yun? Pag sa pimpan. Yung isa dito, yung isa sa likod, sandwich type. May indicate naman yun. Sa wala. Makikita niya, may instruction din niya. Kung paano niya kinakapit. Ganun ganyan, kahit hindi siya, kahit pagkahiwalay siya, kahit hindi siya magkasama. May instruction niya, kung saan niya kakapit. Huh? Yung upper right sa adult, dito. Yung isang pad, yung isa dito. Paano niyo makukuha yung sumat? Ito, color code. Tapos, yung last click page niyo. Dali ulit. Pagkita niya, yun yung papatong yung pad. No? Sa bata, sa harap, sa likod. Mga sa ipad. Sa child, same na rin sa adult. Thank you. Initialagin ko lang yan sa AED. Baka kasi pwede lang yung mga or makikada ng mga child. Ito lang. Ito yung head to chin lift. Ito yung step by step. Check for sensitivity whenever you see a potential victim. Kung nakakita kayo ng pasyente, no? Tap and shout to determine responsiveness. Activate the emergency response system kung may kasama, utusan, kung wala, may cellphone, tumawag. Make sure na may load, syempre. Check for rapid pause for 5 to 10 seconds. If no pause, bear the chest and relieve compression, rate at least yung manatid lagi, pinapawin yung draw. Open the airway with the head tilt chin lift maneuver. If trauma is suspected, use the modified jaw thrust to open the airway, you know? Yan na. Yung dalawa, jaw thrust, sa head tilt chin lift. Dito, may mouth to mouth pa. Sa picture. Then sa baba, may barrier. No? So ngayon, kung may gamit naman kayo, kumite. No? Pwede ka naman bigyan ng mga tumaw. Alam mo naman kung walang sakit yan, kawagahan ako pamilya mo. No? Pero mabuti na rin nyo, nakakasigurado. Gumamit ka naman na ito. No? So, bago daw i-check ng pasyente, anong kailangan? Takpan nyo ng clothes. Yung nose and mouth, tawag yung buong mukha. Pag mag-perform kayo ng CPR, aalisin nyo lang pag bibigay ng ventilation. Bakit? Baka kasi mamaya biglang magkaroon ng wala yan. Make sure yan, pagkatapos nyo ng CPR, anong gagawin mangyari yan? So either sumuka o bubuhin nyo. No? Masakit kaya kinakompress ang dibdib. So, nabigay ko na ito, ano? Yung ratio. Sa inyo lang kayo, nag-load sa ako kasi ito yung kaninang ito namin na updated training namin. So, so, dito na tayo, kasi tayo dito. Bago ito po yung iba. So, when do you stop CPR? Kailan ka daw hihinto sa pag-CPR? So, sa iyong salitang stops, basta lang yung salitang stops. Spontaneous signs of circulation are restored. Meron na siyang pulso.
Or meron na siyang signs of life. No? May positive pulse, positive breathing. Turn over to medical services for proper training and authorized personnel. Operator is already exhausted and cannot continue CPR. Nakakailang cycles nila na wala pa dumarating na ambulansya kasi alam mo pagod nila na wala na ibang papalit. Mintuwa na. No? Baka hindi ka launan, eh ikaw naman ang susunod na isang gamit. No? Hindi yan sa atin ito, lalo na sa internet. Physician assumes responsibility and declares take over, etc. Or, tandaan nyo ha, walang sinuman sa inyo ang magde-declare. Ang ano? Patay na ang isa? Pasyente. Except. Hindi pa rin sa inyo magkagaling yung salitang patay na yan. No? Kahit yan, obvious death na yan. Pero, hindi nyo na yung kailangan hawakan. Yung mga obvious death. Ano ba yung mga obvious death? Isa ka ulo, tanggal ang ulo. Sige nga, sipilan nyo nga yun. Ano pa? Decapitation ko na ako na class. Ano pa? Yung kulay, ano na? Talong. Matigas na? Talong. Ano? Talong. Pero hindi lahat ng kulay talong. Ibig sabihin, matay na. No? Meron kasi cyanosis. Sinatawag yung sakit. So, sin, become, unsafe. No? Alam na naman, wala yan, gugugo lang yan, sa akin gugugo lang, patuinis pa rin. Superhero ko eh, no? Kasi minsan sa atin. Ha? Pag ang sin hindi na safe, iwan, get out. No? Mas importante pa rin, ha? Kaligtasan. Kaya nga, bago tayo kumapit sa pasyente, pag lumapit sa victim, anong chine-check natin lagi? Safety. Okay. Punta tayo sa chain of survival. Yan ang chain of survival. Sir, bakit dyan merong nakalagay ng early access tapos early CPR tapos early defibrillation? No? Yan po yung instruction sa pagkakasunod. Eh sir, bakit yung binigay ko sa akin? Merong mapag-check. Merong... Yes. Hindi nga naman pwede magbigay ng CPR kung hindi mo chine-check ang ABC. Eh mamaya, natutulog lang yung pasyente. Bigla mo binong, sinunggaban, bigla mo nag-just compression. Mamaya, lasing lang pala yun. Diba? Sa inyo lang pang-away ka ba, nareklamo ka ba? No? So, ang inaalala dyan ay yung agaran. No? Na-identify mo na. Yung increasing niya, yung level of consciousness niya, or level of responsiveness na wala talaga. Siyempre, hindi ka na agad ng ulo. Then, CPR. Kung inaantay yung CPR, inaantay mo na yung AED na may dumating, yung meron. Ha? So, importante kasi yung AED talaga sa lahat. Kasi 85% na chance of survival ka na doon. Bakit? Ano bang trabaho na AED? Ano yung binibigay niya? Shock. Ano shock? Meron shock na tinatawag na nahumusahan ng dugo. Internal, tsaka external. Electric shock. No? Nasa 360 yung dugo sa matawag ka sa lakas ng no? So, kaya kahit sa palabas, mapapanan niya yan, di ba? Sinabi nung, ano, ng AED. Una, apply chest pad, ganyan kasi yan. Pag in-insert mo na yung ano, inabit mo na yung chest pad, inabit mo na sa yung machine. Analyze reading. Don't touch the patient. Analyze the reading. So, kailangan, hindi yung nagagalaw kung magagalaw pa yung
hindi nyo natatabi. Kung nasa ambulansya kayo, kung ito kayo, kailan, pantay ka o maayos lang yung mga. So, sabi niya, shock advice. Shock advice. Pag sinabi ng ganun na shock advice, nasabihin ko ngayon kung ikaw yung nag-offer ng AED. I'm clear. Two, you're clear? Pag sinabi mong two, you're clear, yun yung kasama mong responder. Kung tatlo kayo, three. All, kumbaga sa Tagalog, clear na ba kayo lahat? Yun? Or everybody clear? Are you kaya clear? You're clear? Everybody clear? Kailangan sumagot yung kasama nyo. Hindi mo tinitigilan yun. Hanggang yun nagsasabi ng clear. Uulit-ulit nyo yun. Ibig sabihin nun, bibitaw kayo sa pasyente. Titigilan nyo yung ginagawa nyo sa pasyente. Bago nyo i-deliver yung shock. No? I'm clear! You're clear? Clear. Everybody clear? Clear. Oh. Shock deliver! 3, 2, 1, shock! Nyo, walang didikit dun sa pasyente kahit nakakapiting. No? Lalay ko talaga yung kote. Hindi naman kote kasi kung nasa ambulansya kayo talaga. Medyo layo lang kayo dun sa may panyo, yung nabigpin nyo, yung lalo na yung skin to skin nyo. No? So, kasi pwedeng kayo yung mga-pensuan. Bakit? Pag deliver na siya, kaya ang puso nung binigyan niya yan, maaaring mabigto. Tapos, pag nagpang-ulit, babalik sa normal. Kaya ka 85% chance of survival pag na-ABD. Pag na-shock advice, sabihin ulit ng ano na. Analyzing reading. So, i-analyze na ulit kung may pulso na ba yung project. Pag wala siya na-detect, sabihin niya, continue CPR. So, continue sulit yan. Basta, continuous lang yun. Tapos pag natapos ulit yung sidecast ng 2 minutes, patient's analyzing. Analyze reading. Bibitaw ulit sa pasyente. Shock advice. Shock advice. Do not touch the patient. Siyempre, tatawin ko na ngayon. I'm clear! You're clear! Everybody clear! Ito exactly what I'm saying. Shock, deliver! 3, 2, 1, shock! No? Ilang beses kailangan ibigay ang shock sa AED, sa patient? Any idea? Hanggang ilan lang? 1, 2, 3. Ano nga yung pwede? Parang nang mula. Hanggang 3 times lang ako. Tapos, I think CPR na retired. So, early advanced cardiac life support kung meron, yun yung mga nasa ambulance na level 3 kung tawagin. Type 3 ambulance, no? Pag sinabing cardiac life support or advanced cardiac, yun yung meron. ALS, advanced life support ambulance. No? So, integrated post cardiac arrest care, yun yung mga hospital, yung mga BUD, sa mga ganyan. So, ito, ano yan? Philippine Heart Center, mga hospital na may kakayahan para sa mga nagtawag ng cardiac arrest. So, next. So, ano yung sinasabi ko? Yung obvious death. Basta huwag sa inyo magkakalala, patay na yan. Huwag mo natin siya wag ha. Or, sir, patay na rin yung pasyente. Huwag sa inyo magkakalala. Ang kaya ang may karapatan lang, magsabi na rin ito pa, pinag-mer na na? Doktor. Doktor. No? Yeah. Sabi dyan, ikal, huwag matatalagta. Push hard and push fast.
Pasok na tayo sa hands only CPR. No? Ano yung unang tinuro? Ito na agad. CPR din. Kasi ito, hands only CPR. Standard. Hindi, pwede-rest ka mag-CPR yan. Ano ba kaya pa yung unang tinuro? Standard CPR. Hmm? Standard. Standard or high quality CPR, ano yun? Yun yung may? Ratio na? Ano? Ratio na 32, 5 cycles. Or yung nagamit niya na 2 ventilation. Ano yung high quality, ah, yun yung pinagkari pa nun. Pero, sa procedure, step by step, kung paano ka mag-perform ng hands-only CPR at high-quality CPR, ganun pa rin. No? Binibigay lang ang hands-only CPR, especially lalo ngayon. No? Kaso, sa ventilation kasi, syempre, sa high-quality CPR, may ventilation. Meron siyang disadvantage at advantage. No? So, ang pinagpasiyan dyan, o pinagpasiyan dati kasi dyan, kung bakit nabuhuli yung hands-only CPR. Para lang doon sa mga unwilling magbigay na auto-mortal ventilation. Kasi nga, magbibigay ng auto-mortal ventilation, hindi mo na makilala yung pasyente. Paano ka? Lalo ngayon. Puso ko pagkakay pandemic na yun. No? So, wala naman pinagkaiba, pero ang malalim na ano yan. Sa high quality CPR kasi, bibigay ka ng oxygen para mag-circulate yung dugo ng pasyente mo na mayroong oxygenated blood. So, para sa hands-only CPR, nakaburo compression ka lang. Hindi lang yung pinagkaiba niya. So, ibig sabihin, pag puro compression ka lang, nagbibigay ka ng pump sa puso, pero ang dinideliver niya ang dugo is lessen na ang oxygen sa blood. Okay. Hands only CPR, if a person or bystander is unwilling or unable to perform autonomic ventilation for an adult victim, chest compression on CPR should be provided rather than no attempt at CPR beginning. Teka lang, nakalimutan pa pala ako. Yung kanina, sa ventilation, no? Additional heel pull up naman. Hindi nyo nga pala ito pwede gamitin sa heel pad. No? So, ay for adult and child. Yung excessive ventilation. Yun ang iiwasan natin. Kasi yung bag ito masyadong malaki. Ang kailangan lang ng isang impact ay bag. Pump air lang. Ibig sabihin, parang buga lang. So, makakita kayo ng pediatric na BBM, maliit lang yun. So, ibig sabihin, isang pump mo nun, hinat na yung pump. Pero, two ventilation lang yung gagawin mo. Hindi nga ito kalaki. Kasi maaari, magkaroon ng epekto sa lungs o diaphragm. Pag ganyan kalaki mo sa ipan. Ilang naman, additional lang yun. So, hands only CPR or compression only CPR? Sino mag-volunteer mo yung try? Same procedure, same safety. Ano ba? Same safety? Ano sinasabi? Yes, sir. Same safety. I have BSI on. Pag-imutan na agad. Ano? State your name. Ano? Ano ba? Pagpakilala, sige. Consent. Tanongin. Agpo. Level of consciousness. Wala pa level na.
Para pa step by step natin, tapos ulit-ulitin yun na lang, babasahin niya na lang. Stay your whole name. Kaya, wait. Say, ako muna. The same is safe. Muna ako. Sige, yes. Sige. Ayan, mabigyan sa akin mo. Sir, may gano'n nangyari sa inyo. Kung po si John Paul Manyo. Train, BNS. Okay? First leader. Usa, ano? Kakayanan mo. Huwag mo lang sasabihin mo sobrang dami, no? Dahil nga meron tayo mo. Train, BNS po. Doon, pero hindi mo kayo naman. Conscious man yan, conscious man yan. Yung sabi mo. Okay? Sir, okay ka lang ba? Sumagot sa verbal mo. Sa alert niya, hindi siya sumagot. So, anong next ko? Official there. Sir, okay ka lang ba? Sir. Sir, okay ka lang, sir. Patient is unresponsive. Pero hindi mo nasasabihin niya sa actual, ha? Patient is unresponsive. Check ABC. Hindi nasasabihin niya. Ha? So, na-explain ko lang sa inyo yung pagkakasunod-sunod. Ano next? Check ABC. Entertain lip. No obstruction seen. Mouth and nose are clear on the obstruction seen. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse. No pulse, no breathing. CPR. Call for help. Come back to me. Ano pa? Perform CPR. Ganun pa rin. No? Sider na lang yun. Dito na tayong kakatalo. Sider na nasa inyo kung mag-high quality ba kayo o mag-high-quality kayo. Same procedure yung top. Ito pa pala. Additional. Pag nag-shout, nag-top and shout kayo, Sir, okay ka lang ba? Sir. Kabilaan ang tinga nyo, siya sisigawan. Hindi ba yung sobrang sigaw na parang ganyan? Sir, okay ka lang ba? Sir. Mayroon sa'yo, sir. Ano? Bakit? Baka kasi mamaya, bingi yung isang tinga niya. Bingi yan, sir, walang tinga. Walang tinga, yan. So, additional din yan. So, na-check ko, no pulse, no breathing. Activate EMS ko, ibang bilang bystander o kaya first responder. Basta may kaalaman na kayo, ano lang. No? Kung wala naman kayong ambulansya, hindi naman kayo tinawagan para mag-responde doon. Paano po talaga literal mo unresponsive pa rin siya. Check mo na siya ngayon, ABC. May nakita kang pulso, sa CPR mo. Dali lang. Gawin mo na lang yung effort mo kung ABC na. Doon ako naman nagkakatalo. Kaya nga, pag na-check ko yung abdo, na wala siya talaga doon, even though bingi siya, na nagtuloy siya ng sobrang hibing, na kapag sinaktad mo, hindi mo being safe, check mo yung ano, ABC. Wow. Kung may nakita ka pa so, isingin mo yan, isingin mo na lang. Pero make sure ha, pag may nakita ka pulso, make sure ko rin ang mahinga. Baka mamaya may pulso, hindi ko rin hinga. Okay? Eh paano kung walang pulso, pero hinga? Ito yan. Sa mga nakasanaya kasi natin, ito, pag hindi talaga nilituro yan, even sa Red Cross natin. No? Ngayon, tinuturo na yan, nasa EMT, sinasabi lang, pa rin yung tinuturo. Bakit? Meron talaga ng ganong sitwasyon. Pero, paramedics na ang kaya or allow lang. To perform this ganun ba ang purpose ng paramedics? Siyempre mga kakailangan ng professionals. Kaya wala naman yung sobrang sa paramedics. May nag-click na tao, paramedics lang siya. Hindi ko na yung mention kung sino. So
Siguro nasa line na lang ng emergency medical. So, para siguro makikilala niya ito sa upo. Pero kumbaga nga sa ano, ako pinakataas dito sa atin ay EMTA, then mga doctors, general doctors. So, yun lang naman, meron talaga ganun pangyayari. Pero hindi tayo alas yun, mga doctors. Kasi hindi bang gagawin ka, hindi rin basta-basta yung CPR. May hininga, wala puso, at wala ang gawin. May explanation to. So, dun muna tayo sa may no pulse, no breathing, weak pulse, no breathing. Bilang alam ko tayo. Nagkadun na talaga tayo. Kahit kami ni EMT, kung EMT, ganda na din. No? So, sinabi ko lang na baka maka-encounter kayo ng gano'n. Pero iba kasi yung ano yun, may kailangan silang butasan. Meron silang kailangan paduguin. May hindi po kailangan magkakulong sa video. So ganda na tayo sa no pulse, no breathing, positive pulse, negative breathing. Ganda lang tayo. Okay, wait, ano ulit ako? Tanong ni Sir, paano kung bingin parehas kayo nga, hindi po nising nakapangon, positive pulse, positive breathing? Pili din mo lang siya, hindi po nising. Pero kaya nakapangon, no pulse, no breathing, activate EMS call, bingin ng tulong kung may mga hindi din mga kabalik, much better. Perform is your PR. Nasa sa'yo na kung ano yung pe-perform mo, high quality ba yan? O, ang sa mga CPR ba yan? So, tinuro ko na yung high quality CPR. Ituturo ko ngayon yung hands-only CPR. So, pag sinabing hands-only CPR, yun ay ang gagawin nyo, magpo-compress na kayo yung pagpo-compress. O, walang ventilation. No? Kasi nga, nakalagay dyan, if a person or bystander is unwilling or unable to perform automatic ventilation, for an adult victim, just compression, only CPR should be provided rather than no attempt. Huh? At least nagbigay ka. Okay, isa naman sa hindi ka nagbigay ng CPR. So, paano ba? Ano yung kanina? Nakompression, bigyan nyo kailangan magunok? Yun yung ratio. Nakompression, 120 per minute. Okay. So, gagawin mo yung compression. Compression lang. Ganun pa rin, same procedure pa rin. Center of the chest. Between the nipple line. Back elbow. Tingin sa pasyente. Compression. So, count ka. Sa isip mo, mahala ka. Ano? Hanggang maka 100 ka. No? Then, after ng 100, ano? Check ni Green. Check pulse. Check pulse. Check breathing, check pulse. Check circulation. Or ABC. Next. After 2 minutes. Per minute pa lang yun, ha? Yung 100, ha? So 200 pepper form mo. After 2 minutes, tsaka na mag-ABC. 2 minutes per form, check ABC. So, nasa 200 yun. 240. Compression. After mo, tsaka mag-check. Puro compression lang yun. Walang ventilation yun. Huh? So, sino gusto mag-sample? Mag-tap. Ito. Sige. Bago ko mo magpamirieta. Ito. Ano ito eh? Ano ba? ERT. MRT. Ito. Magtatap nga. Hands only CPR. Sabi ko siya. Yes, Mir. Ano? Kaya, kaya, sige. O, sige, kaya, huwag mo sige. Ano ka, magbahala ka, galit ka. Ako ka gan? Ano? Alam? Wala ka na.
Balik siya ko saan? Ano na kalang mag Sino siya? Ano, ano, ano. Ano, safe. Ano yun? Ayan, mag-iisa na ito. Sir, okay ka lang, sir. Ako pala si Mario, EMR training. Sir, okay, sir. Sir, okay. Shoulder mo ito, top mo isa. Sa kaya, panyakis. Sir, ma'am! Ano nangyari sa'yo? Ako siya na dito, pwede mo rin ang gagawin? Ako eh! Yan mag-enele position, COVID na yun. Ayan, sa loob mo nila yung chip yung bus. Uy! Tinitignan sir kung babae o bading. Saan ako kumukuha? Huwag mo na alisin mo na yung feel. Yung look and listen na lang. Kasi nga, di ba, COVID? Look and listen na lang. Okay, ito tinuturo, in the left. It's COVID na yun. Pwede no pulse, no pulse, sir. Pwede na lang, no pulse, no pulse. Kasi patawag ako na, Di ba pinagpupusya mo na para na rin sa safety na? Positive pulse, negative breathing. Continuous. Positive pulse, no breathing. So, dyan na natin papasok yung rescue breathing. Okay. Wala rin ito sa ano kaya?
Rest your breathing. Paano ba yun? Nung ginagamit siya, that time madalas sa drowning patient. Pero yan, madalas ginagamit sa respiratory arrest. Isa sa mga bata. Kasi ang arrest, ang cardiac arrest sa bata, secondary lang. Primary sa nila yung respiratory arrest. So, mga drowning patient, dati ginagamit yan. Pero ngayon kasi, yung ibang drowning patient, nalunod, na-advise na rin ang compression. So, rescue breathing, no pause, no breathe, with pause, no breathing, positive pause, no breathing. Ibig sabihin nun, ventilation lang. Rescue breathing. So, adult tayo. Same procedure ha, sa hands-on CPR ha, yung pag-adult, di lang kamay. Dalawa lang yung kamay natin. Okay, sa child, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Body mass, or body build ng bata. Sa infant, okay, or ganito. Si Misha ganito, hindi pantay. So, ito madalas. Next, same procedure, equality, at hands only sa kamay, pero pinakain pa nila yung ano, epithetic compression at ibigay na initial ventilation na 2, initial ventilation na 2. Okay. Hands only CPR, compression lang siya. Na pinakaiba, nakanan. Then, pag na-detect mo na positive pulse, negative breathing, anong gagawin? Rescue breathing. No? So, rescue breathing. High quality rescue breath sa adult, one breath, one ventilation na nagbibig ko natin. Kasi pag breath, ibig sabihin, ano, one. Ibig sabihin, galing sa tao mismo. No? Or breathing. Kasi sinabi ventilation, gumagamit ka na ng Mass. Or machine. Or BBM. Okay? So, one blow, one ventilation, bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okay? Or 1, 2, 3, 4, 1. Then, ventilate. Isa lang ulit. Isa lang ulit. Pakita ko na lang sa'yo. Sa adult, one breath every 5 to 6 seconds. Okay. Using easy technique, rescue breath, na-detect nyo, no positive pulse, no breathing. One, two, three, four, five. Either 1 or 1, 2, 3, 4, 1, 5 to 6 seconds. Yeah. Then, 1 to left, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 3. Nakakalito ba? 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 5, ganun lang nagbibilang. Para alam po kung nakakailang cycles na ro. Ilang ventilation kailangan mong ibigay per minute? Sa adult? Medyo mahirap kasi di pa tayo kumapasok sa mga baseline vitals. So, minimum of 10, maximum of 12 per minute ha. Breath, sorry, ventilations. Ibinigay ninyo. Per minute. Pero gagawin niyo yan for
Every 6 minutes. No? Ibig sabihin, gagawin niyo yun na ilan ang mga post mo? It's either 20 to 24 na cycles. Diba? So, dati, hindi kami pinagagamit ng BBM pag nag-exam kami yan. Nagagamit sa amin, mouth to mouth talaga. E-examin mo yun, ha? Sa adult, papunta sa yung band. So may tatlo band dami dyan. Uunahin mo yung adult. 24 ang pagkagawa sa yung cycle. Using mouth to mouth. Katapos yung mag-perform ng CPR yun. Nagawin nyo yun. Then, lipad ka naman ng child. Eh. No? So, sa child, ang ratio ng child, parehas ng ratio ng infant. One ventilation every 3 to 5 seconds. Paano ang count? Ventilate 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Meron ha? Hindi mo napapagod din sa 5. Okay? Sa adult, meron ang palabandaan yan eh. Adol! 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 2. May thumb. Sino lang palabandaan yun? Sa giant and infant? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi na sinasama yung thumb. No? Okay, yan ang mga gagawin nyo ngayon. Nakawas na ba? Maaga pa. Same sa bata and infants, cycles 24 to 40. Kasi sa 1 minute, eh, time is 2. No? Ang cycles niya ay pag dito, 24 to 40 is equivalent to 20 cycles per minute. So magkabat ka ng pero mahaba. Okay? Nakuha ko? Ah, oh, sige, print na. Pag-review na ako, mag-comment ng internet ko. Sige na, print na. Print tayo, print. May internet ko dito. May start ng blog ko nga eh. Sa hospital na ginagawa eh. Sabi niya kung may injury dito. So hindi siya pwedeng hamakan. No? Hindi mo siya dito. Sir, sir, hold me up. Pero pala sa karay na wala. Sa karay ka pala yung karabot ka. Oo, kasi. Anong mas mahalaga? Wala ko nga tayo. Pagdating sa CPR, yung makapag-perform ka kahit kung pala kang may responsibility. So, follow na yung ibang, ano, ibang injuries niya. May isa pang tanong. Sabi ko kanina, pag may spinal cord injury, ano ang gagawin? Pag i-open mo yung airway. Pag may spinal cord injury or suspected spinal cord injury pala. Jotras maneuver. Pag jotras maneuver. Ganyan. Eh, paano kung hindi mo kailangan gawin yun? Wala no choice kundi admitted to you. Pero hindi mo siya totodo ko din yun na yun. Neutral positioning na lang. Hindi siya yung tingnan nila nila. Open na naman yung airway. Okay?
Additional, kamayan natin yung additional ha. Yung pag-check ng ABC sa bata, asa ipad. Hindi pa kayo sa karotid pads. Sa brain niya. Sa ipad lang yun ha. Sa ipad lang may, di ba? Karotid. Ah, brain niya. Sa ng brain niya. Ito. Ito. Okay? Sa bata, dyan. Paano siya na-check ang responsive ng bata? Tatap mo din? Sa paa. Bata tuloy sa ano? Sa ipad pa. Sa angkol mo. Nalampakan. Okay? Importante sa CPR, hindi nyo muna hihilani ang ibang injury na. Okay? Sa maalaman nyo lang yung responsive na. Okay. Any question? Any additional? Bakit tayo mo nga rin na? Wala na? Pahinta ko lang yung ano, cardiovascular. Paano na kumuha? Non-qualifiable? Siyempre sa edad, sa gender, sa pangamamana. Hindi na iniwasan. Dahil sa edad, no? Sa kasarihan, siyempre, cardiovascular mas madalas sa lalaki. Heredity, mama na. Modifiable, kaya mong iwasan. Cigarette smoking, hypertension, obesity, lack of exercise, high cholesterol level, and diabetes mellitus. First aid management of heart attack. Matay pa po ang ano ha, part of sa heart attack ha. Recognize the sign, the signal, or sign and symptoms of heart attack and take action. Have patients stop what he or she is doing and sit or lie in their down in comfortable position. Do not let the patient move around. Okay. Paano mo ba siya isisit or lie? Powler position kung tawagin namin. Powler position, nakauko, pinasasandal. Madiretso, pinasasandal siya sa flat surface. Paner. Huwag mo na siyang hayaan na may gawin pa. Kanyari, napansin niyo, may nagawa, so ilang na pa may hindi ko. Teka na, sir, sir. Ito ang natin. Sa patient assessment kasi pumapasok yan. Medical history. No? So, have someone go in the physician. Siyempre, kailangan mo na agad tumawag ng ambulance or ng tulong. If patient is under medical care, pero tanongin niya, may hindi po bang yung maintenance? May maintenance na ba kayo? Mainom niyo na po ba? Sa patient assessment, tuturo yan. Kung gusto niyo pa. Assist him. Tulungan niyo siya. Hindi niya pa naiinom. Kailangan niya uminom. Kaya assist mo lang siya. Hindi kayo ang mag-pre-prescribe. Ha? Oy, ilangin niyo po ito. Mga buhay sa inyo. Ito ha? Ayan o. Her, is her prescribed medicine. Pre-prescribe sa kanya, maintenance niya. Hindi yung kayo ang nagbigay. Hindi galing sa inyo. Ay, sabi lang ng tiyahin ko, ay, sabi ng lola ko, ito din niya lola. Ha? Walang ganun sa atin ha. Kahit ako, kahit kami mga ENTV, meron lang kami yung mga gamot ng medyo na bago. May mga gamot na kami yung pinag-aaralan na pwede difficult. Pero mas more on pag merong doctor's order na. Ha? Sa inyo, as in, wala talaga kayong bibigay. Even kahit over-the-counter medicine, no? Wala. Iwasan po yan. Okay. Ano? Magmerienda na kayo. Magmerienda. Okay, nyo. Sige, ayun na yan. Abong mga kayo, umayin na kayo. Ano lang ito eh? Pahapyo na lang ito. Tapos focus tayo mamaya dun sa
ay quality ng soldier at RSVP. Ito yung mga na-encounter ko siya na sign and symptoms. Wala niya. Strokes. Sign and symptoms of strokes. Sudden numbness or weakness of face, arm, or leg, especially on one side of the body. No? Parang naman hindi kumuha ko, ay maliwa kumuha ko, or gaya kumuha ko. Pati ang kabraso ko. No? Buyan. Sudden confusion, trouble speaking or understanding. Na? Giving? Total-total or? Parang hindi na maintindihan. Parang tumatatigong na ito eh. Ha? Sudden, trouble seeing in one or both eyes. Parang naihilo. Hindi ko itong paningin. Naduduting. Tumapal sa kanyang isang mata. Sudden, trouble walking. Dizziness, loss of balance, and coordination. Nawawala ng balance. Bakit? Kasi nawawala ng namamatay na yung lalaking katawan niya. Hindi na namamatay. Kumbaga, nawawala ng function. Dahil sa bumabara ng mga para sa ugat niya. Saan kaya? Banda sa ulo. Pupunta kayo ugat, papunta sa utak. Okay. Sudden severe headache with no known cause. Sobrang sakit ng ulo. Ano ito yung dapat tandaan? Hindi na kamabilis? B, fast. B for balance. Those two person have the sudden loss of balance. I, as the person lost vision in one or both eyes. Nawawala. Kumaga, hindi na nakakakitay ng paningin ko sa kabila. Sabihin naman niya kung saan niya eh. Diba? F, face, pag nakita yung tumabingin. No? A, arm. Ito yung pinakamabilis yung malalaman talaga. Sa nagkakaroon ng stroke. Sir, kamit nyo nga yung paa nyo or yung kamay ninyo. Kahit kamay lang. Sir, kamit nyo nga. Oh, sir, ma, kamay nyo lang. Kamit nyo. Pag inangat niya, nakita nyo isa lang na inangat niya. Kung sabi, may problema yun. No? Sir, kamit nyo. Sir, ma, kamit nyo yung dalawang kamay nyo. Sabay. Isa lang na inangat niya. Okay? Dati, ito lang yan. Pass lang yan. Magpo-focus agad sa face, sa arms, speech, and time. No? Siyempre, pag supply mo ng mukha ko, medyo help ka lang magsensa. No? Speech. Then, time. Call 911 or transport nyo agad siya sa saan? Nearest hospital. No? Be fast. Pakuha niya yung mga kalahati niyan or mga tatlong signs niyan and symptoms niyan. Signs and symptoms of stroke. Okay? Considered or suspected. Di ba pwedeng balance lang? No? Di ba pwedeng eyes lang? Okay. Obstruction of airway. No? Yan. Obstruction of airway. Process of obstruction, yung proper chewing of large pieces of food. Kung akala mo, pag kumain, mauubusan. Kung wala nang bukas, dire-direto ang subo. Kung inalis mo naman yan. Excessive intake of alcohol. Alak po ha, alak. Hindi yung alcohol na exobromine. Sobra sa inom ng alak. For children, siyempre yung kumakain ng bata na hindi paglaro ng mga at yung bata na mahilig magsubo ng laro ba? O ha? Yeah. Hey! Pag nagkaroon lang ng airway obstruction, ano ang ginagawang pangyunas? Dati, Heimlich maneuver at power point. Huh? Yan.
Tawag na lang sa kanya, abdominal thrust. Okay. Isa recommend, recommended for relieving foreign body airway obstruction. So, makikita nyo? Sign of choking. Paano ba? Pag nabubulo na, mabilawukan. Sign of choking. Siyempre, umawak sa day. Natapiktor. Ha? Kung nakita mo, mag-perform ka na abdominal thrust. Paano daw may abdominal thrust? Ito yung kamao. Mag-perform ka ng ganyan. Then, hawak mo sa kawal yung pasyente o yung victim. Hanapin nyo rin yung dulo nung stage nyo rito. Na, sternum. Sternum. So, paano yung sternum ilagay nito? Then, lalayan na isang kamay. Punta ba sa picture? Yan, gano'n o. Nung nasa may punitis. Then, i-scoop ninyo. Ipupush. Nasa likod nyo siya eh. Ay, nasa likod kanya. Sa harap mo siya. Pupush mo ngayon. Testing nyo sa sarili nyo. Scoop mo gano'n. Ang lalim ng sternum or ng abdomen. Siyempre masakit. Parang may pressure. Ha? Iblay mo gano'n. Parang may pressure rin. Okay? Walang bilang yan hanggat mailabas niya. Hanggang mailabas niya yung structure or obstructed dun sa airway niya. So, pagbuntis, same procedure, huwag lang mismo dun sa dyan. Kasi bakit? Mga bata ang mailabas. So, pagsanggol, bakit masanggol, nandun na lang, nakagay nyo na yung video. Kanya, ready na yung sanggol, no? Bunga ka ng bata, ganyan. Then, buhay o buhay. Sandali nyo. Huwag sa mismong bata ng bata, ha? Kanya, ready na yung ng bata, yung ulo. Spinal cord. Yung buto sa likod na mahaba. Huwag doon. Dito lang, para sa gili. Dito, dito. Then, huwag naman kwersado kasi bata yun. O sanggol yun. No? Bagsak lang, patula. Tatlo, try nyo muna ng tatlo. Tapos check kung lumabas konti. Kung hindi, ulit. Then check. Pag nakita na yung object sa bunganga, anong dapat gawin? Susukulin nyo ba? Ano ba gawin? Muslim na. Medyo lumabas na sa lamunan. Sa bibig na. Susukulin nyo ba? Huwag, ha? Hindi. Nandito na nga eh. Susundo din o ano? Susundo din, ano? Kahit maaari huwag yung sundo din, kasi bakit? Mahal kung mali. Kung natatanaw nyo na at kaya nyo naman na matagilid or nakaano, saka nyo lang sundo. Pero pag medyo lumabas na kung huwag na, ay, paano kung yung adult na wala kang malay? Ako na abdominal thrust. So, anong next procedure? Ano ba? ABC. ABC, right? Siyempre, yung gadget na lang. Kaya nga kayo nasa likod. Ano naman ay hindi ka? Automatic yun. ABC. Pero kahit hindi namin mag-ABC, mag-question na agad kayo. Alam nyo may object na rin. Alam nyo lang meron obstruction sa airway niya. Kaya siya nawala ng malay, obstruction sa airway niya. Compression ang airway niya. Then, tignan nyo kung umangat yung baka obstruction. Kasi pag umangat naman yun eh, mas kuubo na yun. Then, anong gagawin? Recovery position. Turo ko na lang kami sa inyo para recovery position. Okay, such procedures sa buntis, no? Sa CPR, sa buntis,
kung may kasama kayo, yung chan niya, hindi niya tutulak ng todo. Medyo hahawin niyo lang ng konti papunta sa kaliwa. Okay? Pagbuntis ka, then, advice niyo kung may kasama yun, tulad niyo asawa, kamag-ana, no? Na i-CTR niyo. Pagbuntis. Then, pag mag-isa ka lang, maghanap na object na naka-steady or stable. Then, yung kanina, nahinawakan mo para mag-abdaw din ang iwas, yun ang iuukul po ito. Huwag yung mga monoblocks na bang ito, ha? Baka kasi mga pag ganun yung naputol, lato gusto pa kayo. O nabasag, no? So, yung stable, na mesa. Ayan, ang kanto, testing nyo. Testing nyo. Hindi ka na gagawin. Pag kayo, sa inyo nangyari, mag-isa kayo. No? So, next. Ano, kaya na kayo. Ayan nyo ba? Siyempre, huwag kang nalimutan. Sa BSI, after mag-ban ng BSI, personal hygiene, siyempre. Maligo, maghugas, magsabon. No? Then yun lagi ko sinasabi, pag pupunta ko, rawa ng pasyente, PPP. Personal protective equipment, at isa pa po. No? Kada re-responde kayo, lalo na kung may involve ng ambulansya o lakas, kaya kayo ng ambulansya. Please. Hindi mo tayo tambay at dinaanap ka lang ng ambulansya at kinuha ng ambulansya para mo responde. Well, proper attire. Yung appropriate naman po. Naka-tactical pants ka nga, naka-chinelas ka naman, at yung kuko mo, namumutik-tik sa putik o sa dumi, diba? Hindi po tayo ma-artik bilang instructor. Yun po ay sa inyo. Para po sa inyo. Gusto nyo bang itong responder na itong duwis naman ito? Diba? Oo, nandun tayo sa salita na gusto natin pare-parehas tayo sa nanilan na itong ilong. Diba? Ewan ko, dito sa kalawang kapalag na yan eh. Hindi ko alam kung sino nagpapauso na re-responde. Nakapantalon ka nga, naka-t-shirt ka nga. Pagdating sa panganan mo, naka-chinelas ka, naka-chon, naka-medias ka, ano? Minsan, naka-trucks ka pa. Naka-hop shoes, no? Rambo. Huwag naman ganun. Huwag nyo lang aming gayahin. Kaya rin matigas ang gagawin nyo namin. Kasi, simulan-simula naman, hindi naman kami nung-responde ng may ambulansya. Nakatawag nyo lang kami, kung pagtahan kami, may aksidente yung bahay sa inyo naman. Alam nyo naman, teka, magbibihis lang ako. Kaya po may ambulansya. Diba? Nandun lang naman kami para magbigay ng pangunan yun. Kaya yung may ambulansya, yun yung kukaya. Diba? Pero yung pag-service ka ng pasyente, hindi ka sa ospital, magkakanda ka ng patient transport, pay patient production na. Please, no, pakiayos naman yung mga itura. Yun lang, mag-t-shirt, pantalon at sapatos. No? Dito kasi sa kalawakan, huwag niyo nang kayaarin yun. No? Meron kasi ako yung lagi na nakikita. Hindi ko alam kung kami na minsan nakakabot pa sa iba't iba lugar kasi gano'n kong tura. Baka ka lang madubos, lalo mo kung pinagawang madubos na rin. Hindi kami, kahit sa akin, hindi man sa akin maglaring yan. May mga instructor ang pagsasabi niyan. Wear a appropriate PPE or uniform. Sa training niyo, maka-encounter kayo niyan. Sasabihin sa inyo. Sa babae, magkusog ka ng buhok mo. Ayusin mo yung postura mo. Sa lalaki, ganun. Hindi kasi ba pwede gagamot ka kung babae ka, mahaba po, kung gagamot ka, yung buhok mo humahapa sa kukuha ng pasyente, sa sugat ng pasyente. No? Asa na yung, ano nun, yung pinag-trainingan mo? Ano yung klase yung tinatawag mo? Aboy mo? Direct contact? Diba?
Kung may dugo yan, tumama sa buhok mo. Tapos dumapi sa balat. Yung iskin-iskin niya, yung pawis lang. Yung sweat lang ng pasyente mo. Kaya nga tayo nagbibigay sa ngayon. Ganun din sa sapatos. Pinuprotektahan mo lang din yung foot part or lower extremities. Huwag na natin gayahin ng iba dyan. Yung nga sinasabi ko yun. Huwag may responde, ikaw handa, nakachinelas. Nagchinelas, di ba nakachinelas mo walang medyas, nagchinelas mo sa medyas. No? Di ka naman konyo mo, o gangster lang na, huwag na nga, sa mga sabi-sabi-sabi mo. Rubber shoes kung meron yun. Kahit wala kang mabilang tactical shoes, hindi mo kailangan sa sport yung tactical shoes. Masabi lang yun na mukha kang dragon bull, kaya ang susunod ng tactical shoes. Di bakit? Tactical shoes, tapos yung tactical pass, pinasok mo sa tactical shoes, di mukha kang dragon bull. Android 19. Pwede ka mo, tactical shoes. Diba? Tapos pasok sa labas yung tactical pants. Yung iba kasi, masabi lang na tactical shoes. Pakita lang yung brand. Pati yung tactical pants, pinapasok mo sa tactical shoes. Hindi ka naman sundal. Hindi ka naman nakapindig. Yeah. Okay na yun, nakatacking ka. Kung wala kang tactical pants, ba't di ka mag-walk pants? Rubber shoes. Yeah. At least nakaayos ka. Ano naman? Yun lang, personal hygiene, pagkata sa mga pasyente, bago umawal ang pasyente, no? Proper hand washing, ha? Paano ba mag-proper hand washing? Kakanta ka ng happy birthday to you, times two. Ha? Ano pa? PPE, yan. Sa ngayon, ano sinasama natin sa PPE? O, doon naman pa naman, yan nga. Pero ngayon, kailangan natin practicing talaga, mas. Goggles or face shield. Gloves. Alam niyo na ba kung paano pagtanggal ng gloves? Tamang pagtanggal ng gloves. Sige nga. Sige, sino may alam? Paturo. Paturo niyo. Share niyo sa kapwa niyo. Good game. Sige, sir. Pakita ko na kanya. Kaya ako ito. Sige. Boxing gloves ko. Ano? Gloves to gloves, skin to skin. Sino may isa siya ng gloves? What's my name? That's a lie. 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 Iwasan nila ang play-way contact. Contamination, siya nang iniwasan nila. Avoid contamination. Kaya, alam nila yan. Pero dapat alam din natin yan bilang responder. Okay. Hindi mo na dati. Ano? May safe. Ito. Para lahat tayo, alam natin, di ba? Or alam nyo, although alam ko naman, alam nyo, dapat alam mo rin. Malakpaka muna, malakpaka. Hindi na wala akong mahihirapan pag nag-patient assessment tsaka baseline vital signs kasi may na-entry. Malakpaka muna. May makakatulong ako magturo ng mga medyo matahan. Tapos di ba parang review? Eh, kasi ngayon, sa pambang, iniiwasan na yung factors. Ibig sabi, yung lahat ng pinagbenta. Kasi meron tayo mga tao, especially na na-encounter na allergic sa latex. No? Kaya ang pang-universal ngayon ay binig. Ang problema namin is sa binig, ang pakanitis ng pinagbenta sa atin dati. Okay, so sa kita sa pakita. Removal of ano daw? Hindi mo ba ng gloves ako? Hindi mo kung sa mga kanilang mas. Bakit ko yun eh? Right!
kasi ano, kunwari nasa proper field siya. And then, ang pinaka first i-remove mo sa PPE mo is yung itong gloves. Tapos kasi, may tendency kasi na ito, I'm infected or may bacterial ano na to na hindi na pwede kawakan ng dito. So, pagkatapos nun, the way natanggalin siya, is hindi mo pwede yung gloves didikit sa any part of your skin. May ganito. Kukuha mo na to, ang balaon, talabas. And then, kukunin mo siyang ganito. Dito mo siya ipapasok sa loob ng talabas. Ganito. Oh, hapo. May tinatawag ng gloves to gloves into skin. Yung earlobe ko, earlobe garter, or rubber. Nasusunod ulit? Pwede. Pa? Yes, so. Ngayon pa alam. Ayun, ganun lang po. So, nakuha ko yung proper removal ng gloves. Yes, sir. Then, isang medis lang pwede gamitin, ha? Mga yan. Okay, ano ba? Ayun talaga mo ba? Siyempre, kung may gagamit ka kayong ginamit sa pasyente, ano gagamit? Disinfect or sterilize. Siyempre sa... Paano magtanggal? Bilang responder, ano lang tayo? Ano lang yung kaya natin yung provide? Siyempre, hindi naman tayo kaya pa na bibili lang. Isang gamit ako, yung pangalpahalan ng pangalpahalan. Nakaka-raptor ka, tapos pag ginabit mo sa matutong or may sugar plate, tatapong mo na yung raptor. Yaman. Siyempre, sterilize, disinfect tayo sa mga gamit natin na pwede pang magamit. Eh. Pero alam naman natin siguro yung mga gamit na kailangan na talagang i-dispose. No? So, yun lang din naman yung iwasan. Ano pa ba? Hindi nga, kinamit ko na, ano yung support? Hala, pwede ko na yung support ko, ano yung policy? Pwede na nagsasanggol sa talapakan. Sa premium, tapos pagpukunin ka responsibilities ng mga bata sa talapakan. Okay, ano ito ba? Kapit na tayo, proactual na tayo. Okay. Recovery position. Ayan. Pag pumalik na ang signs of lives, ano ba yung signs of lives? Positive pulse, positive breathing. Ano daw susunod na gagawin? Recovery position. Pero, make sure na minyong pasyente ay wala suspected spinal cord injury. Sa BLS, isinasantabi po ang injury. Expect doon sa, except doon sa spinal cord injury, pagdating sa recovery position. So, paano ba yung recovery position? Medyo hindi yan sa ano eh, sa B2 kasi. So, gawin ko na lang ako, at sino ba pwede kong gawin yung ano dito? Huwag na maya, huwag na lang sa harap. Siguro mga, ano ako sa ba? May 6 na? 6. Siguro mga 8 tapos sa tayo. Oh, kawawal pa, 9. CPR ka, any high quality CPR or hands only CPR, napabalik mo yung signs of life niya na positive pulse, positive breathing, ang gagawin mo susunod ay recovery position. Then, monitor your patient. Tingnan mo. Pwede siyang mag-vomit o mag-vomit. Pwede siyang tumubo. Okay mo siya na yung recovery position.
para wala magbarka. Yes, no? Yung paka, yung tongue niya, yung gila niya, wala mag-strap, yung suma niya, yung mag-jobang na niya, hindi mag-strap sa... And nakikita mo yung mukha niya kung ano nangyayari. Mamaya mag-stay dito. Pawala din siya ng malay. Yung nakikita. Habang hinantay mo yung ambulansya. Kasi magtataka ka, sir, wala nung sa hospital, wala nung ganyan yung delivery position, pag na-delivery ng patient. Tayo, habang nag-aantay na, proper transport. Then check for other injury, tsaka mag-check. Meron ba? Ano siya? Proper position. Pwedeng nakabento. Saan pa? Supply ko lang. Dipag-cup siya. Fluid, maglamas siya. Hindi mabasa lang. Okay? Proper position. Ayun na. Sa panahalang naman sa spinal injury, if you think a person may have a suspected, lagi na suspected tayo, suspected spinal injury, do not attempt to move at them until the emergency services reach you unless their airway is obstructed. Ano? Sabi? Unless their airway is obstructed. If it is necessary to open their airway, place your hands on either side of their face and gently lift their jaw with your fingertips to open the airway. Yun yung jaw thrust maneuver. No? Pero kung hindi tayong gawin ng jaw thrust, try and lift your maneuver. Okay, take care not to move their neck. You should suspect a spinal injury in a person as a head injury, especially one where there has been a large blow on the back of the head and is or has been or unconscious. What makes of severe pain in their neck or back won't move their neck. Feels weak, numb or paralyzed, has lost control of their limbs, bladder or bowels, has a twisted neck or back. If you must move the person, for example, because they are vomiting, choking, or they are in danger of further injury, you will need assistance to lag roll or roll them. No? Mag-assist dun sa head niya. Yung tinatawag natin move as a unit. Di ba? Yung pinag-proper term niya po ay nung first meeting, yung may nakasupport sa head. Yan. Bago niya siya, tagilin. Hindi niya mga may suspected or spinal cord injury na. Okay. Gusto tayo? Actual na lang. Oriente na tayo. Pwede mo na, sir. Sige. Circulation. Ay, doon. Ay, doon.